politika, usaping sekswal at karahasan. Ilan lamang yan sa mga nagiging dahilan kung bakit nababanned ang isang pelikula sa Pilipinas. Karamihan sa mga kontrobersyal na pelikula sa Pilipinas ay masusing sinuri at siniyasat at hinatulang wag ipalabas sa Pilipinas ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Sila ang naatasang mag-monitor ng mga pelikula at palabas sa telebisyon bago pa man ito ipalabas sa publiko. Subalit marami pa ding mga filmmakers sa Pilipinas ang hindi napipigilang gumawa ng mga kontrobersyal na pelikula at nagbabaka sakaling makalusot ito sa mapanuring mata ng MTRCB. Pero tila mas lalong ginagalingan ng mga nasa MTRCB, kaya naman napakaraming mga pelikula sa kasaysayan ng Pilipinas ang nabanned at ipinagbawal ipalabas sa publiko. At yan ang tampok para sa ating video ngayon. Para sa listahan natin ngayon, halika paps at samahan niyo akong balikan ang kasaysayan ng Pilipinas upang alamin ang mga kontrobersyal na pelikula na ipinagbawal ipalabas sa Pilipinas. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Una sa ating listahan ay ang Batang Tulisa noong taong 1938. Kahit pala noong unang panahon sa Pilipinas, may mga pelikula na ding hindi ligtas sa mapanuring mga mata ng mga kritiko. Isang halimbawa nito ang pelikulang Ang Batang Tulisan noong taong 1938. Ang pelikulang ito ay hindi nakalusot sa matitinik na mata ng mga alagad ng simbahan, partikular na sa BCMP. Kung sa kasalukuyan ay may MTRCB, noong mga panahong iyon ay may BCMP o Board of Censorship for Moving Pictures. Ang organisasyong ito ang naatasang sumuri kung katanggap-tanggap bang ipalabas ang isang palabas o pelikula sa publiko. At ayon sa organisasyong ito, ang pelikulang Ang Batang Tulisan ay lumabag sa ilang mga alituntunin nila. Sa kwento kasi ng pelikula ay may isang karakter na isang alagad ng simbahan at makadiyos, subalit sa likod pala ng kanyang katauhan ay isang walang awang mamamatay tao at kriminal. Ipinakita din sa pelikulang pagpaslang sa pamamagitan ng paggamit ng karayom na may hahalin tulad sa pangungulam. Ang pelikula ay sa direksyon ni Rod Avlas at pinagbidahan ni na Jose Padilla Jr., Corazon Noble, Miguel Azures at marami pang iba. Pangalawa sa ating listahan ay ang Iginuhit ng Tadhana noong taong 1965. Ang Iginuhit ng Tadhana ay tungkol sa buhay ng dating Pangulong si Ferdinand Marcos Sr. na ang bida ay sina Luis Gonzales at Gloria Romero. Lumabas na Doña Josefa sa pelikula si Rosa Mia. Ang lumabas na mga anak nila roon ay ang star for all seasons na si Vilma Santos, si Chona Vera Perez bilang Irene at lumabas din si President BBM bilang sarili niya sa pelikula. Tatlong batikang direktor ang nagtulong-tulong para magawa ng mahusay at mabilis ang pelikula, sina Mar S. Torres, Jose de Villa at Conrado Conde. Naging kontrobersyal ito dahil matapos na payagan ng Board of Censors, inilabas agad ito sa mga probinsya sa panahon ng kampanya. Noong dapat ay magkakaroon na ito ng premiere night sa Rizal Theater, binawi ng censors ang permit at hindi nailabas kahit naroon na sa sinehan ng mga nanonood. Dahil sa pangyayaring iyon, nag-resign bilang chairman ng censors ang kolumnistang si Joe Guevara dahil pinalabas ang suspensyon nang hindi niya nalalaman. Nagkaroon ng malaking kontrobersi at pinayagan din naman ang pelikula makalipas ang ilang araw. Dahil sa kontrobersiya, naging isang malaking hit iyon sa mga sinehan. Ang Iginuhit ng Tadhana ay binigyan pa ng special award sa Asian Film Festival at nang sumunod na taon, iyon ay isinali sa kauna-unahang Manila Film Festival noong 1966 at dinumog pa rin ng mga tao. Sinundan pa ito ng sequel na may titulo namang Pinagbuklod ng Langit. Pangatlo sa ating listahan ay ang Hubad na Bayani noong taong 1977. Marahil ay pamilyar ang pelikulang ito sa mga estudyante ng University of the Philippines. Ang pelikulang ito kasi ang naging dahilan ng pagsisimula ng oblation run sa UP.
Ang hubad ng mga bayani ay ipinalabas noong kasagsagan ng martial law sa Pilipinas na ipinatupad ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang pelikulang ito ay nagpapahayag ng saloobin ng mga Pilipino dahil sa human rights violation umano sa panahon ng rehimeng Marcos. Dahil dito ay mismong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nag-utos na ipagbawal at ibanda ang naturang pelikula sa publiko. Dahil dito ay nagsimula ang tila pagpoprotesta ng mga nakahubad na tao at kinalaunay tinawag na oblation run ng mga taga-UP. Ang pelikula ay pinagbidahan ni na Robert Arevalo, Boots Anson Roa, Daria Ramirez at marami pang iba. Pangapat sa ating listahan ay ang Ora Pro Nobis noong taong 1989. Ang pelikulang ito ay sa direksyon ng maalamat na direktor na si Lino Broca na ang kwento ay batay naman sa panulat ng mahusay na mamamahayag at poet na si Jose Lacaba. Ang Ora Pro Nobis ay salitang Latin na nangangahulugang Fight for Us. Ito ay isang political thriller na pelikula kung saan ipinapakita o pumupuna sa mapangaping bagong gobyernong naitatag noong matapos ang EDSA Revolution taong 1986. Dahil sa ang mensahe ng naturang pelikula ay salungat sa gobyerno ng Pilipinas, si dating Pangulong Corazon Aquino mismo ang nagbawal at nagban na ipalabas ito sa publiko. Marami ang nagsasabi noon ng aksyon na ito ni Cory Aquino ay nagpapakita lamang na totoo ang ipinapakita sa pelikula patungkol sa kanyang pamamalakad. Pinagbidahan ang pelikulang ito ng batikang action star na si Philip Salvador, Dina Bonnevie, Bembo Rocco, Gina Alahar at marami pang iba. Panglima sa ating listahan ay ang Toro o live show noong taong 2000. Ang mismong dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo yung nag-utos na iband ang naturang pelikula at huwag ipalabas sa publiko. Ang mga eksena kasi sa pelikula ay malalaswa at halos nakahubad na ang ilang mga karakter. Ayon pa noon kay Arroyo, ito ay isang pelikulang pornografiya at hindi isang likhang sining. Marami noon ang nagsasabing masyadong lantaran ang pagpapakita ng eksena ng pakikipagtalik sa pelikulang ito para lamang sa umano'y tinatawag nilang sining. Hindi na umano ito pag-arte kundi pangiliti sa makamundong pagnanasa ng mga tao. Pwede naman umanong ma-achieve ng kontrobersyal na pelikula ang layuning ilarawan ang sakit ng lipunan sa karukhaan kahit na walang malalaswang eksena. Komersyalismo lang naman talaga ang layo ng muno ng mga producer kung kaya't itinutulak ang ganitong mga malalaswang panoorin at tiyak na kakagatin ng mga manonood. Kaya tama din ang ginawa ni PGMA na sinang-ayuna naman ni Cardinal Sin at ng ilang alagad ng simbahan. Panganim sa ating listahan ay ang Imelda noong taong 2003. Marami ang tumangkilik at nanood sa pelikulang Made in Malacanang noong nakaraang taon. Ito ay sa direksyon ng batang direktor na si Daryl Yap. Subalit alam nyo ba na noong taong 2003, dapat sana ipapalabas din ang dokumentaryong Imelda na hango sa kwento ng buhay ni Imelda Marcos. Ang dokumentaryong ito ay tungkol sa kwento ng buhay ni Imelda Marcos na asawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mula nang siya ay nasa kanyang kabataan pa lamang at nakikipagsapalaran sa kanyang buhay. Hanggang sa pakasalan niya at maging unang ginang ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Subalit noong i-review ni Imelda Marcos ang naturang palabas ay hindi ito naging masaya sa kinalabasan at kabuuan ng kwento. Dahil dito, siya na mismo ang nag-utos na huwag itong ipalabas at ipakita sa publiko. Subalit nang sa wakas ay pahintulutan itong ipalabas at natapos na ang mga kontrobersiya at issue, pumatok ito sa marami mga manonood at kumita na higit pa sa kinita ng Marvel movie na Spider-Man 2. Pangpito sa ating listahan ay ang Mabuhay para sa Masa noong taong 2006. Ang dokumentaryong ito noong taong 2006 ay pinroduce at directed by none other than former President Erap Estrada. Hindi na din tayo lalayo dahil siya din ang bumida sa dokumentaryong ito. At kung tatanungin nyo kung saan tungkol ang dokumentaryong ito, huwag na din tayong lalayo pa dahil ito ay tungkol kay Erap Estrada. Isang dokumentaryo na ginawa tungkol kay Erap na gawa din ni Erap at pinagbidahan din ni Erap. Ginawa noong kasalukuyan siyang nakakulong dahil sa isa sa kanyang napakaraming mga plunder case. Ibinan ito dahil sa pagtuliksa sa pamahala ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na siyang pumalit sa kanya matapos siyang mapatalsik sa pwesto noong EDSA 2 taong 2001. Tulad din ng ibang mga nabanned na pelikula at palabas sa Pilipinas, ang dokumentaryong ito ay inalis sa mata ng publiko dahil pa rin sa politika. Pangwalo sa ating listahan ay ang Service noong taong 2008. Ang pelikulang ito na isang indie film ay sa ilalim ng direksyon na nag-iisang brilyante Mendoza. Ayon sa marami, ang pelikulang ito ang siyang nagpasimula ng pagsikat ni Coco Martin bilang isang ganap na aktor.
Noong una'y binigyan ito ng rated X ng MTRCB dahil sa tatlong eksena ng pagtatalik sa naturang pelikula. Ang mga karakter kasama na si Coco Martin ay walang mga saplot na literal na makikita ang lahat sa kanilang katawan. Una itong ipinalabas sa 2008 Cannes Film Festival na nanominado pa sa pinag-uusapang Palme d'Or. Isang buwan nang lumipas ay pinalitan nito ng MTRCB ng rated R18 mula sa dati nitong rating na rated X. Pang-siyam sa ating listahan ay ang ganito tayo ngayon, paano na tayo bukas noong taong 2010? Parte ito ng ambition series ng ABS-CBN noon. Ang ganito tayo ngayon, paano tayo bukas ni Jeffrey Heturian ay binigyan ng rated X ng dalawang beses ng MTRCB. Ayon sa pagsusuri ng MTRCB, ang short film na ito ay tila naglalayong pababae ng antas ng tiwala at confidence ng mga tao tungkol sa gobyerno at sa mga taong namumuno sa pamahalaan. Maituturing umano itong paninirang puri sa magandang pangalan at reputasyon ng ilang mga personalidad. Makakasira umano ito sa kalagayang pang-ekonomiya at politika ng isang bansa at masyado umanong mapanira at hindi nagpapakita ng magandang asal. Nasundan pa ang kwentong ito ng isang actual newspaper issue na may headline ng mga umunay achievements ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Subalit kinalaunan din ay ipinalabas ang naturang short film sa news channel ng ABS-CBN na ANC. Pang-sampu sa ating listahan ay ang prostitution episode ng The Inside Story ng ABS-CBN noong taong 1991. Noong taong 1991, ang ABS-CBN ay gumawa ng isang dokumentaryo na ang host noon ay ang hindi pa senador na si Loren Legarda. Ang dokumentaryong ito ay tungkol sa mga babaeng estudyante na nag-aaral sa Philippine Women's University na sangkot sa prostitusyon upang masuportahan ang kanilang pag-aaral. Kinumplay ng pamunuan ng universidad ang naturang series sa MTRCB dahil dito ay napagalaman ng MTRCB na hindi ipinasa ng ABS-CBN ang naturang episode sa kanila at hindi nila ito nasuri bago pa man ipalabas sa publiko. Nakipagtalo naman ng ABS-CBN at sinabing ang The Inside Story ay isang news program at exempted sa mga ganoong klase ng pagsusuri. Matapos ang 14 na taon, noong taong 2005, lumabas ang pahayag ng Korte Suprema tungkol sa programa at sinabing ito ay public affairs program na may katulad na komentaryo. Ilan lamang yan sa mga palabas, pelikula, dokumentaryo at programang Nabanned sa Pilipinas dahil sa iba't ibang kadahilanan. Hindi pa kasama ang mga pelikula na nagmula naman sa ibang mga bansa na pinigilan din ang pagpapalabas sa Pilipinas. Isa na namang kwento ng pagbabaliktanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!